Hello everyone, this is Rulad Bohol. Welcome to Champ TV. All right, let's get it on. Diretso tayo mga kaibigan. This time our next guest, cool ba kayo ni, is a Filipino former professional boxer, a boxing champ who competed from 1984 to 94. He held the IBF flyweight title in 1988 and challenged once before the IBF bantamweight title in 1994. Ladies and gentlemen, meet our very own Rolando Bohol. Let's get it on. Yan, mayong hapon, idolan. Mayong hapon, DJ Montre and Jin Santos. Thank you for having me in your show. Hello, sir. Okay. Alam niyo mga kaibigan, eto. Actually, si Idol Rolando Bohol, ano to? Surprise guest eh. Kumaga, matagal na kaming nagcha-chat siguro a week ago. Hindi nagkaka-meet yung time namin. Eh kanina, habang nagcha-chat kami ni Jing, pumasok si Lando. Kaya sige, tuloy, sabay-sabay tayo para ano. Okay, kumusta na? Jing Santos and Rolando Bohol. Maayong hapon sa inyo ha. Good afternoon din. Yeah. Okay. Una, punta naman tayo kay Idol Rolando Bohol. Idol, halos magkaka same yung mga edad natin, 24. Yeah, magkaedad lang diba? Tayo. So, kailan nag-umpisa ang isang Rolando Bohol ng boxing from Negros to Manila? Can you tell us more about it? Yes. Nag-umpisa ako sa Himamaylan National High School doon sa babae sa bus ano namin sa town namin sa Negros Occidental. And then na-discovered ako sa intramurals, intercities, something like that. And then na-represent ako sa Plarong Pambansa, sa Paglaom Sports Complex, sa West Visayan Meet. Then na-represent ako sa Plarong Pambansa. Then, after the Plarong Pambansa, doon ako na-discover ni Plas Elorde. Tapos kinuha niya ako, sila nag-manage ng karir ko until I become a world champion in 1988. Ah, okay. So, doon na nag-umpisa ang boxing career ng isang Rolando yes. Bohol. Yes. Actually, bali ano pa, si, 'di ba? Okay. Yeah. Actually si Idol Jing, pinapanood namin dati to sa Sikis eh kasi halos lahat ng Sikis sa Metro Manila. Paborito ko kasi 'yan yung fried chicken, napakasarap ng fried chicken diyan. Tapos yung manager ko yung anak ni Elorde kasi na si Marty Elorde at sila ni Kuya Bibot, Gabriel Bibot Elorde Jr. Madalas nila ako pag tuwing tapos na laban ko, dinadala nila ako sa Sikis. Pero ating isa sa gig ni Idol Jing, I think napanood ko pa to eh. Kasi ito, laging may banda eh. Pag tuwing pinapunta namin, ang daming tao. Sikat yung Sikis na yan. At saka yung banda nila, yung Abracadabra. Oh, Abracadabra. Talk of the town during that time. Oo. Tapos, okay. Yun ang bali start ng boxing career. Hindi music career ha. Oh, no, hindi. Alam mo, baka mag-harambol tayo. Baka mag-harambol alam mo, host, to be honest with you, I'm a frustrated singer. Gusto ko kumanta, pero yung kanta, hindi, walang hilig sa akin. Kaya, wala hilig sa'yo, oo. I think, iba yung destiny ko, nasa sports. Nasa sports, pero ano naman eh, kung sa sports ka, sa music naman kami, alam natin, siguro, once upon a time, nagkasabay tayo, lalong-lalo na kayo, sa Shakey's, hindi lang kayo siguro nakita, nasa stage si Jing, si Rolando naman, nasa as one of the audience. Uh-huh. Okay, this time, balikan natin si Rolando Bohol. Ito naman yung, the first time na nag-chat kami ni Rolando, siguro mga nasa Japan pa ako noon, mga 6 years, 7 years. Kasi nakita ko yung poster, sa dinami-dami na nakita ko poster, Rolando Bohol at saka Rolando Navarrete, yung pelikula nila. Eto. Kaya nag-message ako sa kanya, Idol, eto, matagal naman siya, 80s eh. Pwede mo ba kaming kwentuhan regarding that movie? Yeah. Ang nangyari sa movie niya, kasi ganito yun, yung kasi si Navarrete, na maalala nyo, na ano, sa, nakulong yan sa Hawaii. Nang na-deport siya, papuntang Pilipinas, kasal ay yung 1988 na ako yung reigning the only one world champion ng Philippines
Tapos kinausap ako nila ni Mrs. Lourdes at saka yung Games Amusement Board Chairman na si Jose Macachor niya kung pwede kasama daw ako magsundo sa kanya sa airport kasi pauwi na sa Navarrete. So sinundo namin siya sa airport. Tapos tinanong siya, pagdating niya, tinanong siya kung saan, anong stable, boxing stable siya mag-join. So napili niya yung Ilordi Boxing Stable na doon ang yun ang umahawak sa akin. Kaya nagkasama kaming dalawa. Ngayon, yung first defense ko sa Araneta, siya yung undercard ko. Kalaban niya noon, first fight niya si Elmer Leonardo, isang Pilipino, pero contender din sa Philippines. Sa ating lightweight or junior lightweight, something like that. Pareho kaming nanalo. Tapos nagkataon si yung producer ng Golden Lion Films na si Carlo G. Caparaza sa si Duna Villa nanonood. So pagbaba ko ng dressing room, pagbaba ko ng ring papuntang dressing room, sinundan ako ni Direk Carlo, sabi niya kung pwede daw ako makakausap sandali. Sabi ko daw, sige po. Pero by that time, kilala ko si Direk Carlo sa comics. Alam mo yun, mahiling magsulat, di ba? Idol ko yun eh. Pero hindi ko siya namukaan sa personal. Kasi siyempre nakasuot siya ng descending. Sombrero. Na, ano. Tapos, pero na alaala ko lang kasi nakalagi siya nakasunglasses. Sabi ko, sino ba ito? Parang familiar sa akin. Tapos kinanong ko siya, ano po pangalan niyo? Ako si Carlo G. Caparaz. Oh, tapos sabi ko, idol ko po kayo. Lagi ako nagbabasa ng comics na sinusulat niyo. Tapos sabi niya, kung pwede, kinausap niya ako, kung pwede daw, gagawan kami ng pelikula ni Navarrete, pag-usapan daw kung anong, yung arrangement kung anong gagawin. Sabi ko okay. Sa kanya, sabi ko, sige po, walang problema. Pero sabi ko, hingi ako ng authorization sa manager ko kay Mrs. Laura Elorde. Kasi during that time, si Mrs. Laura Elorde, parang nanay ko yan eh. Kaya lahat na gagawin ko, kailan alam niya. So, okay. The next day, pumunta, nag-drive sila ni Ma'am, ni the producer Duna Villa at ni Direk Carlo sa Elorde. Pinatawag ako, nag-usap kami sa table. Yun nga, gagawin kami ng pelikula. Pero itong nakakatawa. Kasi alam mo kasi Bedor at that time nagpo-portray ako ng ano kasi alam mo si Mrs. Elorde kasi mareligious, very religious yun eh. Every day. Okay. Dalawang beses kami po nagsisimba, isa sa umaga, isa sa hapon, tapos bibisita kami doon sa puntod ni Plus Elorde sa Manila Memorial. I do that in 17 years and a half. Every day. Kasama ko niya si Lorde. Eh, para akong santo noon eh. Hindi ako lumalabas. Basta, ensayo, boxing lang ako, bahay. Tapos, sabi ni Mrs. Lorde doon kay Carlo. Sabi niya, Carlo, kailangan walang kissing scene. Ayaw kong may kissing scene, ha? Kasi magiging bad image yan dyan sa mga young generation yan. Something like that. Kaya, ano noon, wala. Alam ko mayroong isang take, but, pero hindi na sinali. Ah, okay. Bale, anong taon nga yun, Idol? 1988. Ginawa namin nating pelikula bago kasi May 6 ako ng nag-first defense. At pagkatapos nun, ginawa namin. Tapos pumunta kasi ako ng US noon kasi sabi noon ni mayroon akong World Boxing Convention sa okay. Miami, Florida. Sabi ni Mrs. Lorde kay Carlo, kailangan bilisan nyo kasi aalis yan si Buhol, mayroong World Boxing Convention yan. Doon kami nakita-kita nila ni Larry Holmes, Jerry Cooney, yung mga ng panahon namin. At, so ibig sabihin, na-meet mo talaga yan sila, the legendary? Oh yeah, absolutely. Holmes, Jerry Cooney. Yeah, sila ni Mike Tyson dapat na-meet ko doon. Kailang si Mike Tyson nagkataon dyan, that's the time na nakulong na siya. Kaya hindi ko siya na-meet. Ah, okay. Pero na-meet ko doon yung mga former sila, Sugar Ray Robinson, matagal na. Na-meet na, bata yung mga old-timers doon, na-meet ko lahat, at saka mga current champions. Yeah. Ah, okay. Tapos yan, pag-uwi ko na Pilipinas, mga, I think, that was June 30, I think. My last shooting day kami. Tapos nagmamadali na kailangan may date na kailangan ilabas yung pelikula. Nag-aaway kami ni Navarrete diyan sa eskolta eh. Kasi diyan ang tambayan ng mga stuntman noon at saka mga artista sa eskolta eh. Pero kunyari lang 'yun.
Kunyari lang yun. Pero kunyari lang yun. Nag-away kami ng British, tapos pinaghiwalay kami, nilagay ako sa isang sasakyan, nilagay sa kaya-kaya. Tapos, yun, ganun lang. Ah, balik kasali sa movie yun. Oh, kasi promotion yun eh. Ah, okay. Pinapromote namin, pinapromote namin yung movie. Para mapag-usapan, para mapag-usapan. Tama, tama. Kailangan tulungan mo rin yung producer eh. Kailangan tulungan mo rin yung producer. Ay, oh, tama, oh. Ganun naman para talaga. Pang padagdag init yun eh. Oh, yeah. But with, okay. Out ako, napakalakas ng kita, no? For shooting, di pa na, laki ng kita ni Carlo dun eh. Anong taon nga yun, Lan? 1988. Yeah, buong Pilipinas 'yung pag nung araw pag naglalakad nga ako, eh, pag lumalabas ako nung araw, nakasalamin ako. Yung parang ano lang, yung simpleng ano lang. Hindi ako nakakasakay ng public transportation noon, ng jeep kasi alam mo 'yung mga tao, kailangan taxi or ano, service talaga private. Oo. Kasi pero minsan sumasakay ako ng public transportation pag nagsisimba ako sa baklarat pag umaga. Nakasyort ako. Siyempre may nakakilala talaga. Hindi maiwasan. So yun, pinagalitan ako ni Mrs. Lorde. Sabi niya, huwag kang ganyan. Dahil mamaya, kasi siyempre world champion ako, siyempre nakataya yung corona doon. Ayaw din nila, maka naman nangyari sa akin. Tama, tama. Mm-hmm. Okay, yun ang pelikula ng isang Rolando. Mayroon na pa Parete at saka Rolando Bohol. Mayroon pa ako isang ginawa. Kasama ko si Jackie Aquino. Ah, okay. Yung ano title nun? 24 Horas. Pero sa TV series yun, sa Channel 13. Ah, okay. Anong taon yan? Mga 90s? 1990 na. October 1990. Ah, okay. Kung ginawa yan. Andyan din sa channel ko. Magkikita mo. Sige nga, i-visit nga natin yung ano. Okay. Balikan natin si this time si ano naman? Jing. Si ayan, eto na para ano. Idol ko yung Idol Jing eh. Paborito ko yan eh. Anyway, maalala ko, meron nga pala akong naging barkada sa Japan pare. Nung actually naging bilog din ako eh. Tumakbo rin kami noon eh, yung buong banda na Cityborn. Buong-buo kami tumakbo noon. Okay. Yeah, 97. Meron na kung tumugtog kami doon sa ano sa may Adachiku. Ang pangalan ng Philippine Club Malacañang, ang laki ng club, brad. Eh. Tapos ba? Yung ano doon, yung yung bartender doon, boksingero. Kasama niya si Osi Onyok nung nag-ano sila, para meron din silang mga yung inimbita sila mga professional fights sa Japan, yung parang alibaba isang grupo sila ng mga Filipino boxers. Tapos ang kakalabanin lang nila puro mga Hapon sa Japan ba. Nasugatan dito yun, nabali yung ano niya. Hindi na siya bumalik, nagbilog na rin doon. Actually doon yata rin yung ano, yung napanood ko yung story ng ano sinabi mo, yung namatay. Parang sa Korea naman, pero sa Korea naman yata ginawa yon yung mga boksingerong Pilipino. Inimbitahan doon, kakalaban nila puro mga Koreano lang din. Doon na doon na dali yung isang ano. Yun lang naman. But yeah. Actually ano yan? Mga memories. Madalas yan dati na mga Pilipino boxers minsan doon nga nadidisgrasya. Pero alam ko Lan, di ba bawal yan? Mga minsan ano sikretong ano mga illegal na pasok doon para magboxing. Oh, talagang bawal. Hindi pag normally may mga boxer yan, mayroong mga valid visa yan pag pumasok ng Japan. Pagkatapos ng laban, yun lang. Yung pag dinao mo eh, something like that. Yeah, doon na. Kaya naging alam mo na yung sinasabi nila na tago ng tago. Oo. Kasi na maalala ko no Jing, yung sa Fukuoka ako. Meron ring fight na yun Pilipino, kalimutan ko na pangalan at saka yung Japanese. Nagdepense ako doon eh. Doon ako nagdepense sa Fukuoka, Japan. Ano taon yun lan? Yung second title defense ko kay nasa record ko, I forget. Basta nasa 90s yung pangalawang corona ko sa junior bantamweight.
si po si Tatsuya Sugi sa Fukuoka eh. Oh, Fukuoka ano yan? Sa city talaga, oh. No. Kasi yeah, boxing so, match. O doon natalo ako doon ng ano, ng majority decision. Ito bang nakakatuwa. Bumagsak yung hapon sa akin ng third round at saka 7 rounds. Tapos wala okay. namang ginawa, ganun-ganun lang yung takbo-takbo. Tapos nakatapos ng round, nanalo pa ng majority. Yung mata, di ba yung hapon, ano na, masingkit na? Eh, halos sarado yung dalawang mata. Mas lalo na masingkit. Eh. Halos sarado yung mata. Pero natalo pa ako ng majority. Tapos, nag-incheck na, nag-incheck. Oo. Tapos noon, mayroon kaming option. Kasi mayroon ako option na pag nanalo siya, magre-rematch kami. Doon ulit sa Japan. Pero pag natalo ako, magre-rematch kami sa Manila after 90 days. Hindi nila nag-inonor yung option na yon kaya natuloy ang laban namin. Gusto nila doon sa ano, sa ibang lugar, ayaw nila sa Pilipinas. Ako dumayo ako sa Japan eh, sila ayaw dumayo sa Pilipinas. So ngayon, napilitan sila na naglaban kami sila sa Hawaii. Doon ako nakabawi. Na-hospital sa akin sa Hawaii yun eh. Nilagay sa stretcher ano, eh. Inawian mo talaga? Nakatakot pala to si Roll. Siyempre, oh. Hindi kasi yung lahat. Hindi kasi ang nangyari ganito, kasi nang laban namin noon, takbo siya na takbo, di ba? Tapos ang ginawa na sabi ng trainer pa sila ni Kuya Baybot, Ilorde, sabi niya, budigahin mo. So binudiga ko yun mula first round hanggang matapos. Kasi alam mo nga po ang puti, di ba? Naumpit ng bandang mga 3 rounds pa lang, namumula na yung tagiliran. Tapos ng bandang huli na mga umabot na ng mga 7 rounds, nangitim na. So pagdating ng mga 9 rounds, hindi na tumayo. Tapos tinigil ng doktor kasi daw hindi na siya makahinga. So tapos ang ginawa, nilagay sa stretcher, nila sa Queens Medical Center. Pero nagdadasal naman, pinagdadasal ko rin na sana walang mangyari. Kasi sa akin lang naman, gusto ko lang manalo. Ayaw ko naman makapatay ng kapwa ko tao. Kasi siyempre naghahanap buhay din yun bilang prisonero, di ba? So sa awa ng Diyos, nakasurvive, kaya lang after that hindi nata lumaban. Ah, okay. Yan ang ano, no? Kasi kaya katawan parang, eh. Kaya parang nag-ano rin ako. Nagkaroon ako ng psychological effect din sa akin. Time world champion, Duni Nietes. Guess ko po nga siya, sila magkasunod mamaya. Maraming salamat po, host. Yeah. Active pa yan, di ba? Si Duni Nietes? Yes. Siya ngayon yung current WBO flyweight champion, I think. Yes. Okay.